Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ako yung nagbabalik sa'yo. Sana all. Ayun. And for today's video, this content is all about the questions sa aking NGL link. And if you have questions or thoughts, you can click the link below sa description box nyo makikita yan. Naisipan ko lang sagutin yung apat na questions kasi hindi siya masyadong, I mean, hindi ko siya sinagot sa IG ko kasi nga sabi ko, i-vlog ko para naman may makontent ako. Naubusan kasi ako ng makontent. So, ayun na nga. First question. Ito. Biggest regret. So, biggest regret para sa akin, yung time na naging matigas yung ulo ko sa family ko. Ayun. Kasi ano, that time kasi, minor moments pa yun eh. That time, syempre hindi pa tayo ganun ka-matured enough, pero hindi ko naman sinasabi na matured enough na ako ngayon. Kumbaga, nalagpasan ko lang yung ganung moment na rebellion. Oo, ganun. Rebellion era. Ganun. Yun nga, disobey sa parent. Ayun yung na-regret ko kasi na nasira yung trust nila sa akin that time. Pero thankful pa din ako sa Lord kasi tinulungan niya akong mabuild ulit yung trust nila sa akin. Ayun po yung biggest regret ko. So, next question tayo. Ito. Have you ever cheated? Hindi naman siya nakaindikit kung tungkol sa relationship or what. Pero, if ever na sa relationship yung tanong na to, no, hindi pa ako nag-cheat, hindi pa. Hindi ako mag-cheat and never ako mag-cheat. Kasi alam mo yun, nasakit kayo maluobi. Ano ba? I know how it feels. Char. Siyempre, kahit sino naman, ayaw mong maloko, di ba? So, sabi nga nila, kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kasi what comes around, goes around. English yun. Oh my God! Oo, kasi, ayun, hindi ako, ayoko mag-cheat. Never. Masakit, maloko. Ayun. Ayun lang. Pero kung sa ano, in general, sa family naman, naloko ko sila dati kasi yun nga, sabi ko na, nag-disobey ako sa kanila. Panloloko na rin yun. Sa family, nagawa kong mag-cheat. Pero ang pangit nun kasi dapat sa family honest ka, di ba? Pero kasi nung time na yun, baguhin ko man, pero nagawa ko na kasi past na yun eh. Pero it's never too late to change yourself. Di ba? Ayun. Nakapag-cheat ako sa family, pero sa relationship, hindi. And I will never do that. Next question tayo. Ito. What is love? For me, love is something that we do and something that we need to decide on. Kumbaga, love is a choice para sa akin. Kung cheating is a choice, also love is a choice. Kasi bawat segundo ng buhay natin, we make choices, right? Nasa sa atin kung pipiliin mo yung tao sa susunod na araw or hindi na. Diba? Ganun. Medyo malalim yung tanong. Nami-mental block ako, promise. Yun nga, love is a choice. Naalala ko tuloy yung isa sa mga friends ko. Siyempre, di ko nasasabihin yung pangalan. Tinanong niya ako kung ano daw. Bakit may mga taong hindi tayong kayang mahalin pabalik the way we love them. Ganun kasi. Ganun yung buhay eh. We cannot force them to choose us back. And we cannot force them to love us back the way we love them. Alam mo yun, meron tayong free will kung sinong pipiliin natin, sinong mamahalin natin. Pero yung mga taong pinili at minahal natin, hindi natin sila pwedeng i-force na mahalin tayo ng pabalik the way we love them. Diba? Kasi once you do that, it's manipulation. Tinanggalan mo sila ng karapatang pumili. Pero, huwag naman kasi kayong mapanakit. Ano ba? Pag mahal kayo ng tao, huwag nyo ding abusuhin. Ano ba? So, ayun lang.
for me, love is a choice. And once na sinabi mo sa tao na mahal mo siya, kailangan mong panindigan hanggang dulo. Kung magbago man yun, kung mawala man yung love, ewan ko, para kasi sa akin, kung mahal mo talaga yung tao, hindi mawawala yung love eh. Kagaya nga nung ginawa ng Lord sa atin, syempre, best example of love, si Jesus. Diba? Ginawa niya yung unconditional love para sa atin. Pinili niya tayo in spite of our imperfections. Lagi siyang nandyan, hindi niya tayo iniwan. Mahal niya tayo. Although, binigay niya yung sarili niyang anak para sa akin. Just to, para sa ating lahat, I mean. Para maligtas tayo sa mga kasalanan na nagawa natin. And to have, and in order for us to have an eternal life. Ayun lang. And the last question here is this. Are you a blessing or a lesson? For me, parehas. Kasi, syempre, kakasabi ko lang kanina, we're not perfect. Blessing, nagiging blessing, I believe, nagiging blessing ako sa mga tao na natutulungan ko. And, syempre, hindi nga ako perfect. There are times na nagiging lesson ako sa mga taong nakilala ko from the past. Sa mga maling decision na nagawa ko, syempre, nasaktan yung ibang tao and ibang friends, mga ganyan. Ganun, kaya naging lesson ako sa kanila. Lahat naman tayo eh. Pwede tayong maging blessing or lesson sa mga tao. Kaya, hindi ko masasabing lesson ako sa lahat or blessing sa lahat. I can be both. Oh, ayun lang. So, ayun lang naman yung mga question ngayon. And so far, wala na kayo bang sasabihin kundi mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel and like nyo na din, share nyo na din. Thank you for watching this video. That's all for today. Goodbye. Bye-bye.